Hey guys! Hi! Welcome back to my channel. Okay, it's been a very, very long 17 days. Sobrang haba. Di ko alam saan ano nangyari. I took a break and, you know, I had to attend to some health stuff, work stuff. I learned a new hobby and all that. Alam ko sobrang tagal ng 17 days. Namiss ko kayo. And right now, we are here and I'm back. I'm happy to say na everything is okay, everything is good. And yeah, in this video, we are going to talk about the very basic guys, so before ako mag-start, gusto ko lang din sa inyo i-share. Isa sa mga reasons kung bakit hindi ako makapag-video is because I'm sure nakikita ninyo sa Instagram account ko at dito rin sa YouTube kasi parang naalala ko, nag-post ako ng picture dito na I have been trying to learn diving. Nakita nyo naman, di ba? And nitong past weekend, nagpunta kami, nakapag-dive na ako, first open water dive ko. Tapos may very, very slight incident. Hindi naman siya serious, no? Pero I want to show you my face. Pag lumapit ako, hindi ko alam kung makikita ninyo ng maayos, pero I still have some marks here. Ayan, yung buong mukha ko dito ay nabugbog. Nabugbog, pero hindi kasalanan kahit sino kundi ako. Ako yung nakalimot, ako yung hindi nakapag... You know, ako yung hindi nakagawa ng tamang gagawin, kaya nangyari ito sa mukha ko. And the good news is everything is okay. And I will have a separate video on that and on my diving experience. So wait nyo yun, nakapag-video ako dun. Anyway, today I decided to talk about the very basic care lang naman ng philodendrons. Kasi alam ko marami sa ating may philodendrons. And when you say philodendron, sobrang daming kind. As in, it has... so many species, it has so many other kinds of philodendrons, hindi lahat sila ay pare-pareho ng care guides or care needs. Pero in this video, I will try to set apart those na medyo mas finicky at those na sobrang basic care lang. For the first one is basic care na lang muna. Ang masasabi kong basic care ay ang philodendron Florida Ghost. This is my Florida Ghost. Isa to sa mga unang-unang halaman na binili ko. Nung nakuha ko siya, it only has 2 leaves. Ang tagal-tagal niya na natulog. And I think natulog siya because yung location kung saan ko siya nilagay before was medyo nasa indoor. And alam niyo, pinipilit ko pa noon na magkaroon ako ng magandang indoor garden na hindi naman talaga pwede. I didn't understand it that as much as I do now before. So, nung nilagay ko siya dito sa labas, in fairness naman sa kanya, hindi siya tumigil. So, now, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have 7 leaves and 1 more coming. So, I think that is 1 leaf per month na simula nung nilabas ko siya dito. I had to cut out some older leaves. I think mga 3 na yung kinat ko. So, bale ngayon, happy naman siya dito. Sobrang tuloy-tuloy yung growth niya. Hindi ako binigyan ng sakit ng ulo. And may isa akong nakasabit dito na Hoya Crimson Queen. Nilagay ito ng mama ko dito kasi I cut it. Nikat ko to out of my yung mother nito. So ngayon, nung nakita ng mama ko, nakalimutan ko dito sa labas. Nung nakita ng mama ko, istinik niya dito sa loob ng pot. And so far, it looks like healthy naman siya. So hindi ko pa siya tinatanggal dyan. But anyway, one of the basic philodendrons is the Florida Ghost. Sa pang basic is the philodendron micans. So yung micans, andito siya sa yung akin andito, hindi ko siya makuha kasi yung micans ko
umulupot na siya dito sa green screen na nandito sa likod. So, hindi ko na siya makuha kasi pumasok na siya doon. And then, every time, maglalabas siya ng bagong leaf. Hindi ko na siya ma-pull out kasi pag pinull out ko siya, mababali yung mga leaf. So, doon na lang siya. Bibidyohan ko na lang. And then, some of the other basics are the heartleaf philodendron. Isa sa mga very quick growing for me is the philodendron atabapowensi. Yun nga lang, nagkamali ako sa philodendron atabapowensi kasi nung dumating siya dito, na-acclimate siya kung nasan yung mga yung aking mga anthuriums, hindi yan natamaan ng direct sun, although palagi siyang may bright indirect light. What I did is, nilagay ko siya dito sa may hagdan, itong hagdan na yan, natamaan siya ng direct sunlight, and look, na-damage yung ibang leaves, nagkaroon sila ng sunspots. So, this is, kapag nakita niyo yung ganito sa dahon ninyo, this is an indication na hindi niya kaya yung ganun ka-direct na sun. Sometimes, what I do is, kapag ganyan, kuwari na-burn na siya and all, I just leave it there para masanay siya. Mali ako because from no direct sun, nilagay ko siya agad directly dun sa malakas yung araw. What I could have done is, nilagay ko muna siya sa area kung saan may bright direct morning sun, and then saka ko siya inurong hanggang sa yung full sun na siya ng kahit afternoon or noon time. So, mali ako doon kasi hindi ko siya dinahandahan. You know guys, what I always tell you, di ba? Ito mga to, pwede naman natin sila i-train. So, nagkamali ako sa part na yun, hindi ko ginawa yung tamang proseso, and that is why nagkaroon na ako ng ganong problema. So what you can do is, if you want to train them to be outside or to be outdoors, dahan-dahan ninyong i-move para hindi sila mabigla. Okay? Another one of the basic philodendron care philodendron plants you can get is the philodendron moonshine. Moonshine. So, itong akin, meron na siyang yellowing dito sa part na to. This is probably caused by, dati kasi, itong moonshine ko. Is this moonshine or moonlight? Hindi ko sure. Let me know sa comments. Pero dati, itong moonshine or moonlight ko na philodendron was not located here. It was located somewhere doon sa may harapan namin kung saan may maliit kaming fountain. And I am guessing this leaf, kung saan nagkaroon ito, this leaf was probably always naka-dip doon sa loob ng fountain. Or alam mo yon, hindi sinasadya, baka nauurong, nag-shoot siya doon sa loob. That is why this is probably fungi. This is not sunburn, kasi hindi ito natamaan ng araw ever. So what you can do for mga dahon na tamaan ng fungi, especially kapag nakita ninyo na hindi naman siya kumalat sa ibang dahon, so hindi naman siya kumalat sa iba, you can just simply cut it out. Kapag na-cut mo na siya, tapos na-contain mo yung fungi niya, so that's okay. That means hindi siya magsa-spread. Kasi for all the time na nandito siya, hindi naman siya nag-spread. So it's better na to cut it out para hanggang doon na lang siya. Ito may mga battle scars, kinain din to ng caterpillar. Ayun, the philodendron moonlight or moonshine is one of the most resilient and easy to care na philodendron. Wala kang magiging problema sa kanya. Mine never got direct sunlight or, you know, bright indirect light. It was in a very unhealthy place actually. Pero kinaya naman niya doon. So, it wasn't doing that well, pero ngayong minove, hindi naman siya namatay. Pero ngayong minove ko siya dito, I'm hoping and I'm expecting na medyo mas maganda yung mga mapaproduce niya na dahon. The next one I can show you guys is the philodendron mayowai. I'm not sure if this is mayowai or mayowi, but I would like to call it mayowai. So, nakita niyo yung akin. I got this from one of my friends, si Belle. When I got this from her, this had one, I think two leaves lang na small. And then this new, itong bago na to, ito yung pinakabagong tubo niya. So, tuloy-tuloy lang din ito tumubo sa akin. Meron na naman akong bagong parating dito. Problema ko dito is kailangan ko na siya lagyan ng pole, pero hindi ko pa nagagawa. So, kaya ngayon medyo, ayan, nalalantay pa siya na ganun. Pero this is very easy care. As in, wala ako naging problema sa mayowai, so you can get this. I can suggest na kumuha kayo ng philodendron burl marks. Itong philodendron burl marks, guys, ito yung pinaka-pinaka walang paki sa lahat. Ito yung philodendron na parang, ha, philodendron ba ako? Joke. Basta ganun yung forma niya. Alam mo yung wala talaga siyang paki. Tutubo siya,
at unleash akong tumubo, hindi siya tumitigil. Sobrang mura lang nito. You don't have to spend that much money para lang sa magagandang halaman. Kasi yung mga cheap ones, sila pa yung talagang bongga kung magbigay sa'yo ng dahon. So, this is the philodendron burl marks. I got this sa Mindanao Ave Garden Center. I think nabili ko siya for 250 pesos. So, sobrang saya ko sa kanya kasi nga, sobrang chill. As in, wala akong naging problema sa kanya. Hindi siya naging maarte, hindi siya nahulugan ng dahon. At saka, wala. Relax lang siya. And I think for the longest time naman na naghalaman ako, never ako na-bother dun sa mga yellowing or yung sa mga nahuhulog na dahon. Hindi ako yung ganong type na nagpapanik kapag nakakakita ako ng mga ganon. Ang akin lang kapag may yellowing, it simply means either it's old, either it has fungus, and either it got burnt or I don't know, parang ganon for me. So ang ginagawa ko lang, I just cut it out. Remember, itong mga to naman, they are living things. Kapag nag-yellow ang isang dahon, it's not the end of the world. So okay, magpapanik. Okay? Try to assess the situation. Bakit ba siya may yellow? Bakit ba nagkaroon ng bilog dyan na may yellow? Or bakit ba nagkaroon ng bilog dyan na may brown? So try to, you know, balikan niyo yung mga ilang araw na kung anong ginagawa ninyo sa kanila, baka mamaya nag-overmist ka pala. So ngayon, dahil palagi kang nagmi-mist, natubuan na siya ng fungi or may bacteria na nagbe-build up dyan, di ba? What else? Baka naman sobrang isang buwan o tatlong buwan mo na hindi tinutubigan yung halaman mo, talagang mag-yellow yung mga dahon. So you just have to assess the situation. There is no need for you to panic. I think, yeah, I was never the type na magpapanik kapag ka may yellow or may brown or may nasunog or what. What you can actually do, which is more effective, is do something about it. That is what I think, kung ano yung mas maayos at mas dapat mong gawin kaysa magpanik ka, di ba? So, I think sa meron ako, yun lang yung mapapakita ko na basics na philodendron. As in, wala silang arte, wala silang hinihingi sa'yo. Kailangan mo lang silang tubigan. And that's about it. Isasama ko sa listahan yung aking philodendron Jose Bono. Yung aking philodendron Jose Bono, hindi ko rin siya mabuhat, medyo malaki yung pot niya. Pero, so far for me, hindi ako nagka-problema sa kanya. Hindi siya demanding sa mga humidity, ganyan, sa sunlight, ganyan. Mine just sat there since I got it, dun sa space niya. Yung space niya tatamaan ng morning sun lang. I water every, 3 days? Palagi yan natatamaan ng tubig because when I have to water the anthurium na nandito sa taas, which is I frequently water the anthurium na nandito, palagi siya natatamaan. Wala naman siyang problema. I mean, okay lang siya. And that's why for me, kasama siya sa listahan ng easy care. And ano pa ba? I think, isasama ko na rin sa easy care yung philodendron glorious tsaka gloriosum kasi napakadali lang din talaga nilang alagaan. Ang napansin ko lang is ayaw ng gloriosum. Gloriosum yung smaller one, yung chunky heart. Remember my last video? Ayaw ng gloriosum ng direct sunlight. So, na-experience ko before, nung bago pa lang siya sa akin, nilagay ko siya dito sa rack na to. This rack, tinatamaan talaga to ng direct morning sun. And medyo nag-curl yung leaves niya. Tapos, parang mabilis siya ma-dehydrate. That's why I had to move the plant doon sa side na yon kung saan hindi talaga siya natatamaan. Pero again, yun nga, pwede mo naman silang i-train because right now, yung aking philodendron gloriosum ay nandito na sa top rack. So, I think wala naman naging problem. Apart from, mas kailangan siguro nila ng medyo higher humidity. So, it's always wise for you to regroup. Alam mo yun, you group your plants together. These plants are the resilient ones. These plants do not require too much sunlight, too much humidity. Group them together para alam mo kung paano mo sila aalagaan. It doesn't necessarily have to be philodendrons alone ang magkakagroup. You can group philodendrons with monsteras, monstera deliciosa, medyo same sila, yung medyo walang pake, yung relax lang, ganun. So, yun yung ginagawa ko. And then, let's move on to the philodendrons na medyo mas, mas medyo may kailangan, mas medyo may demand sa pangailangan. The philodendron brantianum or the brandy. I had a brandy way back,
Tapos, naalala ko, nag-post pa ako nun sa Instagram ko saying na meron siyang kapatid, kung sinong gustong kumuha nung kapatid niya, and may nakakuha naman. And pinakita sa akin nung kumuha na maganda yung branding niya kasi nilagay niya sa leca. For those of you guys who don't know what leca is yung clay balls. Nakikita ninyo yun minsan, they change yung medium sometimes to clay balls. Yung parang bilog-bilog na chocolate, choco balls, parang ano ba yung cereals na yun? Parang Milo. Parang ganun siya. And that is normally used for semi-hydroponics. So, yung kumuha nung Brantianum ko, nilagay niya yung brandy niya sa leca. And right now, sobrang ganda nung brandy niya. And guess what? Yung sa akin na brandy, isa na lang yung natirang dahon. So, ito, wait. Tara! Okay, ito na lang yung natira sa brandy ko. Naka-steak pa yan. I mean, hindi steak na pagkain. Naka-pole siya. Tapos, dahan-dahan ko na lang napansin na naubos na yung mga nasa taas. Para na sila nag-wither away. Parang nag-yellow na, ganyan. So, buti na lang na-save ko yung ilalim. So, I have one leaf ng brandy dito. I have one new leaf na patubo. Ewan ko kung kamusta yung balita dito. Pero, hindi pa siya lumalabas. Pero, hopefully, mag-resurrect na to. Kasi, namimiss ko na siya. Pero, ito, isa sa mga hindi basic na philodendron. I mean, ang ganda niya, yes. Pero, medyo may konting challenge na alagaan. Medyo, hindi lang medyo eh. Kailangan, very demanding sila sa mataas na humidity, yung mga brandy. Next on the list ng mga medyo may konting pangangailangan na philodendron is the philodendron lupinum. This is the philodendron lupinum. Sobrang cute niya, as in dark, super dark, velvety heart leaves. So, si lupinum, kagaya ni brandy, madami daw nahihirapan sa lupinum, and I can say na I cannot make my lupinum thrive yet ngayon. So, hindi ko sure. Oh my gosh. Oh my gosh! No! No, no, no! So, yun nga. Yung lupinum ko, I cannot make it thrive. Hindi ko pa siya masyadong kabisado. Medyo isa rin siya sa mga kailangan at gusto ng mataas na humidity. And hindi ko siya masyadong matutukan, pero hindi naman siya namamatay. Yun nga lang, hindi pa siya, alam mo yun, hindi ko pa siya kuha. So yun, si lupinum. The next one, I think, is the philodendron melanochrysum. Yung philodendron melanochrysum naman, I cannot say much about it because I got it, wala pa siyang roots. So, rooting siya. Hanggang ngayon, rooting pa rin siya. Unahan na siya nung Monstera Deliciosa ko na Thai Constellation. Hindi pa rin siya nagkakaugat. Hindi ko alam kung magkakaugat ba siya. I'm not sure. Pero, I think, medyo mabagal siguro ata talaga sila mag-root. Madaming nagsasabi na mahirap daw talaga alagaan ang melanochrysum kasi talagang mataas yung kailangan niya na humidity. Medyo nandun na siya sa anthurium levels. So, I think yun yung mga medyo may arte ng konti, yung hindi mo lang basta-basta na pwedeng kunin, expecting it to grow as fast as a Burl Marx would grow or as fast as Florida Ghost would grow as lalong-lalo nang as fast as Amicans. So, I think yun yung mga medyo may arte ng konti. I think, ayun, philodendron birkin. The philodendron birkin, madami nagsasabing madali lang siya, pero I don't think it's as easy as itong mga to. Medyo may konting arte din si birkin, and I think naman, talagang deserving naman siya mag-inarte kasi maganda naman kasi talaga siya, at saka mahal siya. Yung aking birkin, nakuha ko siya, isa yan sa mga unang-una ko rin na nakuha. I got it before, I think 1.6, 1.7, parang ganun. Mahal na siya noon pa. And akala ko mamamatay siya sa akin. For a time, naging stagnant siya, tapos hindi naging tuloy-tuloy yung kanyang growth. Pero, okay naman na siya ngayon. Andun siya, binidyohan ko na lang din. May new growth din siya, so happy din ako dun. And now, let's move on to soil mix. For me,
Kahit na mahirap siyang, kahit na may need siya or other needs na type ng philodendron, yung medyo mas mahirap sa hindi mas mahirap, pare-pareho lang yung kanilang soil mix. Bumibili ako ng loam, bumibili ako ng vermi, bumibili ako ng soilless, tapos bumibili ako ng pumice, tapos cocoa cubes, and then ako na lang nagmi-mix. So, I think for all my philodendrons, yun pa rin yung gamit ko. Hindi naman ako nagpalit. Nagpapalit lang ako ng soil, probably kung mga tipong hoya siguro yung itatanim. And then, after that, watering. Ang watering ko do sa mga medyo easy care, sana nasulat nyo. O ililist ko na lang sa baba siguro para hindi kayo mahirapan. Do sa mga sinabi kong philodendron na easy care, they can dry out. As in, when I say dry out, as in dry out. Walang problema. Yung iba dito, lalo na itong burl marks, yung aking Florida Ghost, itong Squamiferum, yung nasa taas na niyon, ay na ano na Heartleaf Philo. Yung mga yan, talagang nagda-dry out sila kasi okay lang sa kanila yun. Fertilizer. So, pagdating sa fertilizer, dumating halos lahat nito mga to sa akin naka-osmo coat. Pero since that was more than 3 months ago, some of these plants na philodendrons na meron ako, I already changed mediums. And for a time, I used the aggressive feeding fertilizer, yung mineral fertilizer. Pero ngayon, I don't use them anymore. What I use is... Okay, so umuulan na. Bago pa umuulan, tapusin na... Tapusin na natin itong video. So anyway, yun nga, for a time, I used the aggressive feeding fertilizer. And when I finished it, I stopped with that. I used the thieves spray for my plants. And until today, yun lang muna yung ginagamit ko. I just want to see and compare. But so far, I think thieves is doing good. And after that, fertilizer, after that is sunlight. I think for sunlight, most of these will do good in a bright indirect light. So, kagaya nga nung sinabi ko sa Ataba Puwensi, hindi siya sanay na meron siyang direct sunlight. And nung nilagay ko siya sa direct sunlight, talagang na-burn siya. And at the same time, yung mga melanochrysum, mga brantianum, mga lupinum, ganyan. I think medyo delikado ilagay sila sa bright direct sunlight kasi very very delicate yung mga dahon. I think if morning sun lang pinag-uusapan natin, okay lang, kaya naman nila yon. Pero yung noontime sun and alam mo yon, lalo na kapag nakapag-acclimate na sila sa isang lugar, hindi sila basta-bastang pwedeng ilipat. Kasi pagka nilipat mo sila from that place kung saan sila acclimated, magugulat sila. Kapag nasanay na siya sa isang lugar, tapos gusto mo siya ilipat, make sure to do it gradually. Matuto na kayo sa akin. I think, wala na. I think I covered most of it up. Pero at the same time, guys, sinasabi ko sa inyo, ito yung mga care tips na gagana. Ito yung mga care tips na binigay ko kasi ito yung ginagawa ko sa mga halaman ko and ito yung nag-effect sa akin. Always remember, magkakaiba tayo ng environment, magkaiba tayo elevation, magkaiba tayo ng temperature. And, you know, yung environment sa bahay, hindi palaging pare-pareho. So, it doesn't necessarily mean that it worked for me. It will also work for you guys. Mine is outdoors. So, yes, outdoors yung aking garden. Itong buong area na to, sa likod ko kung saan ako nag-film, yan ay morning sun, direct morning sun. And then this area here, yung hagdan paakyat, yan ay from morning sun, pagpaakit na yung araw sa gitna, kapag noon time, natatamaan yan. And then up until the afternoon, hanggang dun sa taas. So, yun yung environment ko dito. Malaking butas to. Wala akong... This light that you see here, this is natural light from the sun. So, wala akong artificial or any grow lights here at the back. Yun yung condition ko dito. And hindi always pare-pareho sa atin. So, I think... My plants are well acclimated here sa lugar na to. That's why dahan-dahan na rin sila nakapag-adjust. So yun lang guys, I think that sums it up. That's about it for my care tips about the philodendrons. And I tried as much as possible and very quickly na i-set apart yung mga very easy care sa mga medyo may extra na pangangailangan.
And I hope this video helps you in one, either choosing your first philodendron, choosing which philodendron you want to buy and take care of, and also how to care for those easy ones and the more finicky ones. Yun lang. O nga pala guys, before ako mag before ko tong i-end yung video, gusto ko lang din ipakita sa inyo yung update sa aking Monstera Deliciosa na Thai constellation. So wait lang. Hey guys, ito yung sinasabi ko na ano, na leka balls. I'm not sure if nakikita nyo, pero yan yung leka balls. Yung parang mukha silang clay, mukha silang Coco Puffs. Alam mo yun, yung cereals ng mga bata pa tayo. Ayan o, mukhang chocolate. And guess what? Sobrang ganda ng ugat niya, guys. Tapos, meron siyang bagong tubo. Diba? Sobrang nagulat ako kasi hindi ko to nakita. Napansin ko lang siya nung nakabalik na ako dito after the weekend from Anilao. Tapos, nagulat ako na meron. Pero yung tip niya is browning. So, I think normal lang yon kasi nga galing siya sa root rotting. Siguro, alam mo yun, hindi niya in-expect na mabubuhay pa siya. Pero nagkaugat siya. And ang ganda ng ugat nito, guys. Hindi ko na lang siya bubunutin para hindi maistorbo tong baby na bumabangon. Significantly, nakikita ninyo how small this new leaf is. But, it's okay because new growth means happy siya. So, ngayon, masaya rin ako na happy siya. Kasi kahit pa paano, ibig sabihin, tama yung ginawa natin. And I'm so happy na nangyari yun. So before I end this video, gusto ko lang sa inyo i-share na nung nawala ako for quite some time, I had to do some medical stuff, ganyan. Kasi may lumabas sa mga test results ko, ganun. Pero hindi naman COVID and I'm so thankful na hindi. Walang positive sa amin dito sa bahay. Mine has something to do with the heart. Pero all is well, wala nang problema. But during the time na nawala ako and inaasikaso ko lahat ng yun, I came across this group of nurses from the UST Heart Station. Tapos, they were also welcoming, super saya. Sobrang kabado kasi ako for the procedure. So, ngayon ko na lang, kumbaga, sobrang kabado ko, tapos sobrang, alam mo yun, parang di naman ako ina-anxiety or whatever, pero di ako masyadong comfortable sa situation kasi nga, first time yun nangyari sa akin, yung may gagawin na procedure sa akin. It was nothing major, it was really, really a minor thing. Tapos, sobrang gumaan yung loob ko nung nakita ko sila kasi sobrang welcoming nila and sobrang naging light yung environment. I just want to say hello and thank you so much sa mga plantitas ng UST Heart Station. Ito yung video. May short video clip kami na ginawa nung nandun ako. Hindi ko kinaya mag-vlog sa harap ng madaming tao. Hindi pala ako ganun. Kaya ko lang pala mag-vlog kapag dito lang. Ako lang mag-isa dito sa likod ng bahay namin. Sa harap ng madaming tao, medyo nahihiya ako. And to think, iilan lang sila nung time na less than 10, pero hiyang-hiya talaga ako. Wait lang. Hiya ako. Ay, nahiya. Nahiya ako. Nahiya ako, di ba ka? Punta ako sa heart center dito sa UST. Tapos, thank you sa kanila, ma'am. Thank you po sa kanila kasi inad nila ako dito. Mga plantita rin sila. Thank you so much sa inyo mga ma'am. Thank you so much for helping me out, for making me feel comfortable, ganyan. Tapos sobrang natuwa talaga ako sa inyo. Sobrang na-happy ako. Anyway, I think that's about it for today's video. I missed you guys. Na-miss ko tong gawin. Babawi ako sa inyo. And also, don't worry. All is well. Walang problema. God is good. And we are all safe here at home. Walang may COVID sa amin. Walang nag-positive or anything. And for that, I am so, so thankful. I wish na lahat kayo ay nagsistay safe din sa inyong mga tahanan, sa inyong mga trabaho, kung pupunta naman kayo sa work. And I think that's about it. Okay guys, ginabi na ako. Gabi na. Nag-start ako. Medyo may araw pa ngayon, gabi na. So I think magpapaalam na ako at this point. I would like to thank you for watching this video. I hope you like, you share, you subscribe to my channel. But most of all, I hope you enjoyed. And I'll see you on my next one. Bye!